guys, welcome back to my channel. Kayo po ba ay naniniwala sa mga ritual? Ito pong ritual na ito na aking ituturo ay pang-proteksyon ng inyong pamilya at ito po ay kumbagay dadaling kayo kung saan po kayo suswerte. Ito po ay pang-kalahatan, pang-buong pamilya para po makamit natin ang swerte lalo na po sa darating na 2020. Ang video ito ay para po sa inyo. Gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head said, get out and play, 'cause you never feel this way. It's my lucky day. Napakarami pong ritual tungkol po dyan sa mga pampaswerte. Depende na lamang po sa inyong pong mga paniniwala. At depende rin po kung ano po ang mga gusto nyo pong gawing ritual. Pero napakarami pong pamamaraan para po tayo umasenso sa pamamagitan lamang din po ng ating ritual. At syempre, dahil din sa ating sipag at tiyaga at ang numero uno ay ang panalangin natin sa Panginoon. Kapag yan po ay nag-join force, ewan ko na lamang kung hindi kayo ay ulanin ng swerte na hindi nyo inaasahan. Ngayon po, ito po ay isa sa mga pinakamabisang ritual. Kagaya po ng mga pinaggagawa ko at once na ako nga po ay maraming na nalalaman tungkol po sa mga pampaswerte or anuman mga anumang ritual, pero once na ako ay nakarinig sa iba na ito po ay swerte, ay agad-agad ko po itong ginagawa dahil ako nga po ay panatiko at naniniwala sa mga swerteng hatid. Sabi po nila, nung iba ay hindi sila naniniwala sa swerte. Kung hindi ka daw kakayod, ay hindi ka daw po suswertehin. Ay tunay naman po talaga ang mga ganyang katwiran. Talagang kung ikaw ay uupo lamang at ikaw ay maghihintay ng patak ng ulan, ay hindi ka po suswertehin. Ang sinasabi pong swerte, yung halimbawa po ba na, di ba po nakakarinig na kayo ng mga salita or minsan nararanasan nyo rin po ito. Yung pong salita ay na ang tagal-tagal nyo na nagtatrabaho pero kahit anong kayod ninyo ay sa wala't wala. Ayun po, ibig sabihin doon, wala po kayong mga ritual na ginagawa, wala kayong protection, kaya po kahit anong kayod po ninyo, sa wala't wala. Kasi paano ko po yan nasabi? Ganito po yan. Halimbawa, kagaya ko po dati, kahit anong kayod ko, wala't wala po. Kumbaga, lahat na nga po ng aking mga, kumbaga yun ang nasa isip ko noon, lahat na ginawa ko para sa aming pamilya. Pero bakit ganun? Failed ng failed. Laging sablay ang aking mga pinagagagawa. Dahil nga po sa wala akong ginawa ritual. Nung ako po ay gumawa ng ritual, nagdesisyon na naman ako na magnegosyo. Ayun po, o ano po nangyari? Yung negosyo ito, hindi ko inaasahan. Kumbaga, may negatibong darating malamang sa akin. Hinaharangan na ako kasi meron akong mga proteksyon. Napakarami kong mga proteksyon na maaring humarang sa mga negatibong aking matatanggap. Kaya po, dire-diretso instead na negative ang aking matanggap kagaya ng mga natanggap ko na wala akong ritual, ay positive ang aking natatanggap. Kaya dire-diretso po yung swerte nang hindi ko inaasahan at labis-labis pa sa mga aking dinadasal at mga inaasahan dati. Talaga namang sobrang, halimbawa, masaya-masaya na ako kahit madagdagan ako ng 10,000 sa loob ng isang buwan, ha. Masayang-masaya na ako ng mga panahon na yan. Or pinakamalaki na makakabonus na 20,000 sa loob ng isang buwan. Ano po ang nagganap ay talaga namang labis-labis na higit sa aking mga inaasahan. Dahil po, syempre, sa Panginoon, sa sipag, at ganoon din po sa mga ritual na aking ginagawa. Kaya ako kayo po, halimbawa, wala kayong naiisip or wala kayong trabaho sa ngayon, huwag po kayong mag-alala. Kapag po kayo ay kumbaga gumawa ng ganito ritual, bibigyan po kayo niya ng talas ng kaisipan at kumbaga bibigyan kayo niya ng mga iba't ibang pamamaraan para po kayo ay umasenso. Dadalhin po kayo niyan sa kung saan po mapapaigay. Malay niyo po, kayo po ay makaisip ng ininegosyo at ang ininegosyong inyong ito ay biglang pumatok. Aba, ewan ko na lamang. Kung yan ay kapag lahat ng mga pinagagawa mo ritual at ganun din po ang panalangin sa itaas at sinabayan nyo po ng sipag at tiyaga, kapag yan po ay nag-joint force,
tsunaming swerte ang darating sa inyo na kumbaga baka hindi nga po kayo makatulog na sa mga swerteng dumarating sa inyong buhay kagaya na nangyayari po sa akin. Ayan o, obvious naman po, laki ng ating eye bags dahil nga po sa hindi makatulog. Charot, hindi po, dahil sa napaka-busy at talaga namang inaano ko ang aking sarili na talagang makapag-video, pagkatapos yung magagampanan ko siya lahat. Makapag-video, makapag-share, pagkatapos doon nga po sa aking racket, tapos sunod, pamilya, tapos ayun, basta paulit-ulit lamang po yan. Dahil sa mga ritual, yun lamang po ang naiisip ko na pinakaano na ngayong taon na ito ang aking ginawa. Dahil sa mga ritual, at syempre, ako po ay kami na aming pamilya ay nagsimbang gabi, tinapos po namin yon. Iyon, syempre, panalangin sa taas, tapos sinabayan ko ng ganito ritual. Ayun, hanggang sa nagugulat na lang ako sa mga nagaganap po sa akin buhay. At syempre, sinabahan ko po ng sipag at tiyaga na talaga namang ang aga-aga kong gumising, tapos magbibidyo, pagkatapos pupunta doon, para lahat po yan ay aking nagagampanan. At ang blessing naman ay talaga namang napaka, kumbaga hindi talaga ako makapaniwala sa mga nagaganap. Ngayon, ito po ay isa sa mga pinakamaganda at ito po ay ginawa ko. Kaya lamang, itinapong ko din po siya kasi nag-aano po siya. Pero okay na yon kasi nasolve na po lahat yung mga suliranin na aking mga pinagdadaanan. Ano po ang aking pong ginawa? Ganito po yon ha. Kumuha po ako ng isang papel, sinulat ko po yung date, tunay kong pangalan at lahat ng mga wishes na hindi gagamitan ng sana. Sabi niyo po, pagkalooban kayo ng maraming pera, magkaroon kayo ng magandang bahay, magkaroon kayo ng magagandang sasakyan, makatapos ang inyong anak sa kanilang pag-aaral, magkaroon sila ng magandang bukas, ilayo kayo sa anumang mga kapahamakan, at ilayo kayo sa anumang uri ng karamdaman. Kumbaga, hindi kayo kailanman magkakaroon ng karamdaman, at pagkatapos po sabihin niyo po doon na kumbaga kaligayahan ng buong pamilya, kasi importante po yan para mag-flow ang swerte. I-wish niyo rin po yan, at pagkatapos po niyan ay tupiin niyo po siya, at pagkatapos ay ilagay niyo po siya sa isang jar. Pagkatapos, kailangan din po natin ng orange kasi ang color orange po, yan po ay for money din. Diba? Kung naaalala nyo, kada bagong taon ay tayo po nagpapagulong ng mga kiat-kiat. Kayo ba po ay nagpapagulong? Ang tanong ko po sa inyo, kayo po ba ay nagpapagulong ng kiat-kiat? Yan po ay napakaswerte. Ilang kiat-kiat ang dapat nyong ipagulong? Siyempre, ang ipapagulong nyo ay 7. Pinakapaborito ko kasi ang 7, yan ay nagdadala ng swerte sa ating buhay. Napakarami na po ng mga kakilala ko na talagang panati ko rin po rin sila sa 7. Kasi ang 7 ay, kumbaga di ba po sa mga sugal, yung lucky 7, kasi nga po sinasabi nila na ang 7 ay isa sa mga pinaka-swerteng numero. Swerte rin ang 8, pero hindi ako siya ano doon. Pinaka-swerte ko talaga, 7. Yun, kaya pinapagulo ko, 7. At itong bago sumapit ang 2019, ang pinagulo kong kiat-kiat sa aming tahanan mula dito sa main door, papasok, ay 7 piraso na kiat-kiat. At pagkatapos po niyan, pero ito, ang kailangan po natin ay orange. Chop-chopin po natin to ng pino. At pagkatapos, ay sama po natin siya dito. At kailangan din po natin ang dahon po ng laurel. Ayan, kagaya na pinapakita ko nga po sa inyo ng aming dahon ng laurel. Ayan, ay napakadami. Ang kailangan po natin dito ay durog na dahon ng laurel, at ilalagay po natin siya din dito sa pinagsama-sama. Isang buo po nitong orange ang ating ilalagay lahat dito. At pagkatapos, dahon ng laurel. At pagkatapos po niyan, kasi para po matupad ang mga pangarap po natin na isinulat doon sa papel. Ito po ay napaka-epektibo ha. Dahil ito po ay subok ko na, at ganoon din po ay meron akong kakilala, parang dalawa lamang po sila na ano ako nito na okay naman po na sila po ay sinuwerte. At yun nga na ang wish naman niya doon ay makapag-abroad po sila, family. At yun ay nasa abroad na po sila lahat. Ngayon po, ito po ay ilan sa mga napakaganda ritual. Hindi, inihalo nyo na itong ating dahon ng laurel. Tapos, mix nyo na rin po ito. At ganoon din yung wishes po ninyo. Pagkatapos, lagyan nyo po ito ng konting asin. Konti lamang. At pagkatapos po nyan, ay haluin nyo po. Ang ipangahalo nyo po dito ay
halaman ninyo na nagmula sa inyong tahanan, nagmula sa inyong bakuran. Ayan, para po swerte. At pagkatapos po niyan, haluin niyo lamang siya. At hayaan niyo na rin po doon yung pinanghalo po ninyo na naka-steady po diyan. At yan po eh, kumbaga eh, hayaan niyo naka-open. Ito po, kasi kaya tinapong ko din po siya. Siguro para tinapong ko po siya, wala pa isang taon. Kasi ang dami mga maliliit na parang langaw-langaw na naikot guwanga po ng itong ating lemon. Siyempre habang nabubulok po siya. Pero napasin ko po na ang bilis po nag-grant ang aking wishes. Parang kung sa 10 ng mga wishes ko doon, ang nag-grant kaagad niya ay nasa 6. Kaya sabi ko, ay pwede na to kasi bigate ng mga nag-grant ng mga wishes sa akin. Kaya ang ginawa ko po ay tinapong ko na rin po siya, wala pa isang taon. At ang ginawa ko po ay nilagay ko lamang ito sa plastic at yun, itinapong ko lang po sa basurahan po namin. Tapos po, yun nga po na ako'y natutuwa at sabi ko, eh, ang bilis nag-grant kaagad ng aking wishes. At yung pinaka big time pa ang aking mga ang mga nag-grant po doon. Kaya yun, kaya kasi napakadami po, eh, dito ko siya inilagay dito sa aming kusina. Pwede po yan sa may kusina or kaya sa may timog or kaya sa may silangan. Pwede nyo po siya doon ilagay. Mas may namula po nakakaalam nitong ating ritual para po kasi hindi naman sa ibig ko sabihin ay kukontrahin ng tao, pero madalas ay kapag hindi nalalaman ng iba, mas mabilis po siyang nag-grant. Kaya mas mainam, isisiplak niyo po ang inyo pong bibig at kumbaga ay mata lamang ang ating pagaganahin at ganoon din ang ating tenga. At syempre, yung paniniwala po natin para mas mabilis ang talab. Basta paalala ko lamang po sa inyo, ang mga gumagawa ng ritual ay wala pong sama ng loob sa inyong kalooban. I-throw away niyo po yan sa malayo at ang gumaganap ng ritual, hindi ko ano-ano po mga iniisip. Baka nagre-ritual po kayo pero ang isipan niyo po ay lumilipad, ay wag pong ganun. Mas mainam, focus po kayo kung ano po ritual ang inyo pong ginagawa. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing!